Magandang buhay! Kumusta mga bata? So tayo ay nasa ikaapat na linggo na ng ating aralin sa Araling Panlipunan. Handa na ba kayo? Sa araling ito ay maiuugnay ang mga suliranin, issue at hamon ng kasarinlan noong panahon ng Ikatlong Republika sa kasalukuyan na nakahahadlang sa pag-unlad ng bansa. Bilang isang mag-aaral, ikaw ay inaasahang una na iuugnay ang mga suliranin, issue at hamon ng kasarinlan noong panahon ng Ikatlong Republika sa kasalukuyan na nakahahadlang sa pag-unlad ng bansa. Pangalawa, na ipaliliwanag na dumanas ng hirap ang Pilipinas pagkatapos ng ikalawang digmaan pandaigdig at napahahalagahan ang mga suliranin, issue at hamon ng kasarinlan noong panahon ng Ikatlong Republika. May pagkakatulad ba ang mga suliraning kinakaharap ng ating bansa sa kasalukuyan sa mga suliraning hinaharap ng ating bansa sa panahon ng Ikatlong Republika? Tuklasin natin ang kasagutan sa pamamagitan ng pagtalakay sa ating aralin sa araw na ito. Ngayon ating alamin ang suliranin ng Republika. Isang malaking hamon sa bagong pamahalaan ang kalagayan ng bansa matapos ang digmaan. Tiyaga at katataganan ng loob ang kinakailangan upang muling isaayos ang mga bayan at lungsod na nasira o sinira ng labanan. Pagbagsak ng ekonomiya. Malaking pinsala ang idinulot ng digmaan sa bansa. Libo-libong buhay ang nawala at maraming ari-arian ang nasira, kasama na rito ang mga hayop na katulong sa pagsasaka, industriya, pabrika at bahay kalakal. Lumaganap ang kahirapan dahil sa kawalan ng hanap buhay ng mga mamamayan. Hindi magamit ang mga pasilidad sa transportasyon tulad ng mga lansangan, tulay at sasakyang pandagat at panghimpapawid. Nasira rin ang mga patubig at sakahan. Bunga nito, humina ang produksyon ng bansa at nagkulang sa pagkain. Napabayaan ang pagluluwas ng mga produkto na nagbunga ng kakapusan sa pananalapi ng pamahalaan. Malaking suliranin ng pamahalaan ang muling pagpapaunlad ng kabuhayan. Pinatatag nito ang agrikultura, kalakalan at industriya bilang unang hakbang sa pagbangon ng ekonomiya. Inuna ang pagpapagawa at pagkukumpuni ng mga lansangan at tulay sa mga proyektong pang-imprastruktura. Lumikha rin ng mga hanap buhay ang pamahalaan upang magkaroon ng pagkakakitaan ang mga tao. Kapayapaan at kaayusan. Suliranin din ang kapayapaan at kaayusan sa bansa pagkatapos ng digmaan. Dahil sa kakulangan ng mga trabahong maaaring pasukan at pagkakaabalahan, natuo ng pansin ng nakararami sa mas madaling paraan upang magkapera. Lumaganap ang nakawan at hold up sa mga lungsod, bayan at maging sa mga lalawigan. Dahil dito nanganib ang buhay at ari-arian ng mga mamamayan sa masasamang elemento ng lipunan. Higit na nagpalubha sa kalagayan ng bansa ang suliranin sa pagsasaka. Nagpatuloy ang kawalan ng gana ng mga magsasaka laban sa mayayamang hasendero. Marami sa mga ito ang naging hook o kasapi ng hukbo ng bayan laban sa hapon o hukbalahap. Nagsimula ang hukbalahap bilang samahang gerilya noong panahon ng mga Hapones. Pagkatapos ng digmaan, tumanggi ang mga hook na isuko ang kanilang mga sandata nang hindi ipagkaloob ng pamahalaan ang kanilang kahilingan sa reformang pansakahan. Komunismo, sosyalismo ang ideolohiya ng mga hook. Layunin nila na pabagsakin ang pamahalaan. Lumaban sila sa pamahalaan at inakit ang mga hindi nasisiyang magsasaka na umanib sa kanila. Maraming magsasaka ang sumali, lalo na sa gitnang Luzon na naging sentro ng pakikibaka ng samahan.
suliraning panglipunan. Matinding hirap at pagdurusa ang naging epekto ng nagdaang digmaan sa Pilipinas. Kapos sa pagkain ang mga mamamayan, lalo na sa mga lugar na sentro ng labanan. Nanirahan ang marami sa dikit-dikit at sira-sirang mga bahay at gusali. Buy and sell ng anumang bagay ang naging pangunahing hanap buhay ng mga mamamayan sa panahon ito. Dahil sa kakulangan ng paninda at salapi, tumaas ang halaga ng mga bilihin. Dahil sa kawalan ng katiyakan sa buhay, nalimot ng marami ang kagandahang asal at pamantayang moral ng lipunan. Nawala ng tiwala ang mga tao sa isa't isa. Lumaganap ang katiwalian. Ginamit ng mga opisyal ng pamahalaan ang kanilang kapangyarihan sa pagpapayaman at nagkaroon ng pandaraya at suhulan sa pamahalaan. Isa pa sa naging suliranin ay ang kakapusan ng pananalapi. Pagkatapos ng digmaan, dumanas ng krisis sa pananalapi ang pamahalaan. Kakaunti lamang ang natirang salapi sa kabanang bayan. Nahirapang makalikom ng buwis ang pamahalaan sapagkat walang hanap buhay ang karamihan sa mga mamamayan. Natigil din ang pakikipagkalakalan sa ibang bansa dahil nahinto ang produksyon ng mga pangunahing produkto tulad ng palay, asukal at niyog. So yun ang mga bata, ang mga naging suliranin sa ikatlong republika. So isa-isahin nga natin. Una, pagbagsak ng ekonomiya. Sunod, kapayapaan at kaayusan. Pangatlo ay suliraning panglipunan. At ang pang-apat ay kakapusan ng pananalapi. Ngayong nabatid na natin ang mga naging suliranin sa pangatlong republika, subukan nating gawin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Ayusin ang jumbled letters at sabihin kung ito ay may kaugnayan sa mga suliraning issue at hamon noon sa kasalukuyan. Magbigay ng halimbawa at patunayan ang iyong kasagutan. Titigan ng mabuti sa unang bilang, ano kaya ang salitang mabubuo doon sa jumbled letters? Tama, kapayapaan. So isa sa mga naging suliranin ay ang kapayapaan. Dahil marami na ang hindi sumunod sa gobyerno. Pangalawa, salapi. So dahil sa kawalan ng trabaho, isa sa mga naging problema o suliranin ng bansa ang salapi. Pagbagsak ng ekonomiya. Pang-apat, suliraning panlipunan. So maraming mga naging problema ang pamahalaan. Unang-una, dahil sa kawalan ng trabaho, marami ang naging masamang mamamayan dahil lumaganap ang krimen katulad ng pang-hold up. So isa 'yon sa mga naging suliraning panglipunan. At panglima, kaayusan. So marami ang naging taliwas, kumbaga, sa pamahalaan. So marami ang umanib sa grupo ng hukbalahap. So yun ang mga ilan sa naging problema ng pamahalaan sa ikatlong republika ng ating bansa. Ngayon naman, magagawa natin pagkatapos mong malaman ang mga suliranin, issue at hamon sa panahon ng Ikatlong Republika at sa kasalukuyan, linangin mo pa ang iyong kaalaman sa pamamagitan ng paggawa ng mga sumusunod na gawain. So, gawain sa pagkatuto bilang dalawa.
sa tulong ng graphic organizer na matatagpuan sa susunod na slide, itala dito ang mga suliraning kinakaharap ng ating bansa noong panahon ng Ikatlong Republika at sa kasalukuyan. So, isa-isayin natin ang mga naging suliranin, issue at hamon sa panahon ng Ikatlong Republika. Naalala pa ba mga bata? So ano ang unang suliranin? Tama, kawalan ng kaayusan. Kawalan ng kapayapaan. Ano pa? Pagbagsak ng ekonomiya. Magaling. Suliraning panlipunan at kakapusan sa pananalapi. Ngayon naman, ikumpara natin ang mga yon sa kasalukuyan. Meron ba tayong mga kinakaharap na suliranin ngayon? Issue at hamon? Marami. So, meron ako dito mga itinalang mga halimbawa na mga problema sa kasalukuyan. So, problema sa kalusugan. So, ito yung pinaka number one na problema natin dahil sa COVID-19 na kung saan libo-libo na ang nagkakasakit. So, ito yung tinatawag na pandemya. Sunod, problema sa ekonomiya. So, hindi na naging normal ang takbo ng ating ekonomiya dahil apektado ang mga kalakalan gawa ng COVID-19. Sunod, kabawasan ng trabaho. So dahil idiniklara ang ECQ o Enhanced Community Quarantine, lalo na dito sa atin sa Cavite, Metro Manila at mga kalapit lugar. So marami ang nawala ng trabaho. So isa yun sa mga naging suliranin ng ating pamahalaan. Kakulangan ng mga ospital. So bakit kakulangan ng mga ospital? Dahil karamihan ng mga ospital dito sa atin ay puno na ng mga pasyente na tinamaan ng COVID-19. So halos punuan na ang mga hospital bed. So wala nang kakayahan na tumanggap pa ng ibang pasyente. So isa 'yon sa mga nagiging problema ng ating pamahalaan ngayon. Ano pa? Problema sa kapayapaan. Bakit naging problema sa kapayapaan? Wala namang nagaganap na digmaan sa ngayon. Tama. So hindi tayo panatag. So halos lahat ng tao walang kapanatagan dahil natatakot sa pandemya. So yun ang dahilan kung bakit isa sa dahilan kung bakit tayo nagkaroon ng problema sa kapayapaan. So yun ay ilan lamang sa mga suliranin, issue at hamon na kinakaharap natin sa kasalukuyan. Kayo ba? Meron pang naiisip na iba? So, maaari niyong isulat ito mga bata sa inyong kwaderno. Tandaan natin, dumanas ng hirap ang Pilipinas pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ang mga pangunahing suliranin sa panahong ito ay ang pagbagsak ng ekonomiya, kapayapaan at kaayusan, suliraning panlipunan at kakapusan ng pananalapi. Ngayon, gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Ito mga bata ang magiging performance task ninyo sa linggong ito. Gumawa ng pangungusap at iugnay ang bawat suliranin, issue at hamon noong Ikatlong Republika sa kasalukuyan na nakahadlang sa pag-unlad ng bansa. Gawin ito sa isang malinis na papel.
So, mayroong na akong ilan na nabanggit mga bata na mga suliranin sa kasalukuyan. So, pwede nyo na lang dagdagan ang mga ito. So, magbibigay kayo ng tatlong o limang mga suliranin. Una, yung pandemya. Tumutukoy ito sa sakit. Pangalawa, kawalan ng trabaho. Pangatlo, kaguluhan. Pang-apat, pambansang budget. At pang-lima, mga programa at patakaran ng Pangulo. So, ilalahad nyo dito mga bata. So, maaari kayong magtanong sa inyong mga magulang, sa nanay at tatay, sa kuya at ate, o sa mga tito at tita na kasama ninyo sa inyong bahay para tulungan kayong magawa ang gawain ito. Dito nagtatapos ang ating aralin. Naway may natutunan kayo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at tandaan, mag-ingat tayo lagi.